guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's video ay pag-uusapan natin ang tungkol sa copyright claim. So, ano nga ba yung copyright claim? Ang copyright claim ay isang warning galing sa copyright owner. Yun ay yung meron kang na-use na content na hindi sa'yo. So, dun sa problemang yun, may possibility na hindi ma-monetize yung video na ina-upload mo or ma-copyright strike ka. So, alam mo ba kapag na-copyright strike ka ay hindi lang isang video ang maaapektuhan nun, kundi yung mismong YouTube channel mo ang maaapektuhan. So, kapag nakita mo na isa sa mga video mo ay mayroong copyright claim, ay tanggalin mo na para wala ka ng problema na ma-copyright strike ka, diba? So, ang tanong, paano nga ba ito tatanggalin? So, yan ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano yan tanggalin ang copyright claim. So, before ko ituturo yan, mag-intro muna tayo. Ayan guys, nandito na tayo sa YouTube website. Doon sa mga nag-use lang ng cellphone, ay unan yung gagawin ay pumunta lang kayo dito sa 3 dots na to. Yan. Tapos, i-change nyo lang to. I-check nyo lang tong desktop site. So, yan. Kapag na-change na ito desktop site, punta lang kayo dito sa channel nyo. Yan, tapos hanapin niyo yung YouTube Studio. So yan, balikan natin, YouTube Studio. Yan, kapag nandiyan na kayo sa YouTube Studio, i-click niyo lang itong icon na to, yung pang video. Ito ay channel videos. Yan. Kapag nasa channel videos na kayo, yan, nakikita nyo yung mga in-upload nyo na vlog nyo. Sa lahat ng video yan, ay merong isang video na yan na merong copyright claim. So, yung video na yan ang tatanggalin natin ng copyright claim. Yan, i-zoom ko muna. I-click nyo lang itong copyright claim. So, copyright claim. This video was found to contain copyrighted material. As a result, it cannot be monetized by the uploader. So, ibig sabihin yan, dahil sa na-copyright claim ang in-upload ko na video na yan, hindi yan ma-monetize. So, dapat tanggalin lang talaga yung copyright claim. So, punta na tayo dito sa See Details. So, yan. Ito yung song na na-copyright claim ako. Itong Badman Toro Toro Remix. Ang copyright owner nito ay The District on behalf of Demac Records. So, punta lang kayo dito guys sa select action. Tapos may choices dito na trim out segment, replace song, mute song, at meron ding dispute. Pero ang pipiliin ko dito ay itong mute song. So yan. Meron din itong dalawang choices. Mute all sound with song place. Meaning, remove all sound in your video while claim song plays. This option is usually faster and more likely to remove the claim. Yung second option naman ay yung mute song only. Remove the claim song only, keeping the text
the rest of the sound, this option usually takes longer and might not work if the song is hard to remove. So, ang i-choose ko dyan is yung mute all sound when song plays. Kasi para sure na maalis talaga yung copyright claim na song. So, choose nyo lang yan, tapos continue. Tapos i-mute nyo. So, yun lang guys. Nag-process na siya para matanggal na yung copyrighted claim. So, yun guys. Pagkatapos kong i-take action yung about sa copyright claim, ay nag-wait ako ng mga ilang minuto. Tapos ngayon ay babalikan ko yung video ko na mayroong copyright claim kung natanggal ba siya. So, dito ulit ako sa channel ko. Tapos sa YouTube Studio. Tapos punta ulit tayo dito sa channel video. So, ayan na guys. Natanggal na siya yung copyright claim dito sa videong ito. Yun lang po kadali yung pagtanggal ng copyright claim. So, yun na guys. Natanggal na yung copyright claim. Pasensya na kasi hindi masyadong klaro yung pagsasalita ko kasi itong lapel ko tinupak na naman. So, yun nga. Kinilik ko lang yung copyright claim. Tapos yung CD details. Tapos doon nakita ko yung part ng video na copyright claim ako. Tapos select action lang ako. Tapos merong choices doon na trim out segment. Tapos pangalawa ay yung ano ba yun? Pangalawa ay yung replay song. Tapos yung mute song. At yung pang-apat ay yung dispute. Tapos, chinose ko doon ay yung mute song. Tapos, lumabas naman na mayroong dalawang choices naman. Yung first ay yung mute all sound at yung mute song only. So, yung chinose ko doon ay yung mute all sound para matanggal talaga yung copyright claim. Yun lang kadali ang pagtanggal ng copyright claim. That's all for today's video, guys. Kung bago lang kayo dito sa YouTube channel ko, ay don't forget to click the like button kung nagustuhan niyo itong video ko. And if you haven't subscribed yet on my YouTube channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell down below para ma-notify kayo sa next vlog ko. So, thanks for watching, guys. Bye now. See you on my next vlog. Mwah.